ng problema niyo. So, parang, see, okay lang yan. Ano naman, okay din. Pero doon na nag-start minsan sa isang relationship na ay, paunti-unti, nawawalan na ako ng interest or nawawalan, nag-move on ka na, ganyan. So, I think, nangyayari talaga siya. Hindi normal, pero nangyayari siya talaga. So, ganun. Ako hindi ko sure, pero baka nangyari sa akin kasi hindi lang ako aware. Ganyan. Oh, ayun niya, yun sabi ni Ma'am Nurse, means that toxic na yung relationship, nag-stay ka pa kaya nung natapos, may peace agad. Siguro. Lalo, ganun eh, yung pag may problema na kayo sa isa't isa talaga, nag-aaway, laging may problema, ganyan. Tapos hindi nyo naayos ng maayos. Yung tapos, magiging okay na lang kayo ng hindi nag-usap or okay na lang, ganun. So, parang yun yan, nawawala yung respect nyo sa isa't isa. Ganyan. Hala, was it too early to settle kapag nasa 3 years relationship? Depende. Alam nyo, ngayon, daming nagpapakasal. Nagsisettle sila sa partner nila. Like, wala pa sila 5 or hindi pa sila ganun katagal. As in, hindi pa sila yung ina-expect natin na relationship na dapat nandun ka na sa age na yun na magpapakasal ka. Pero ang dami na ngayon na ganun. I think, may ganun talaga na na-feel nila agad yung life nila sa isang tao kahit ganung kaikling panahon. And depende rin yun eh. Alam niya, feeling ko mafe-feel niya siya. Actually, mafe-feel niya yung mafe-feel niya na ay ready na ako sa taong to, magsisettle na ako sa kanya. Ganun. So, yun niya, parang nagulatak sa text. Normal, feeling ko talaga, minsan, di ba minsan may mga taong sa buhay natin na dumadating na akala natin sila na, ganyan, na gusto natin sila na, pero, yun nga, sinasabi ko na parang, bakit hindi sapat? Bakit feeling ko may kulang? Bakit feeling ko hindi siya? Bakit feeling ko? Parang alam mo yun, bakit kailangan mag-question ka ng ganun sa sarili mo? Diba? Kung mahal mo siya or kung alam mo or gusto mo na siya na, bakit may question kang ganun? So, parang for me, kung mafe-feel mo na siya na, natural mo siyang mafe-feel. Hindi mo siya kailangang, sabihin, i-remind, or ano, hindi mo kailangan talagang i-ano yung sarili, pilitin yung sarili mo. Na siya na, ganun. Mafe-feel mo lang talaga siya. Ganun. Tapos yung minsan nag-usap kami, like, galing kasi may mga mag-asawa, naghiwalay, ganyan. Pero may mga asawang, alam mo yung problemang dumating sa kanila noon. Pero ngayon, nakikita mo sila pa din, ganyan. Yung, di ba, yung mga parents natin, ganyan. Dami nilang pinagdaanan, pero ang galing na nandito pa rin sila, magkasama pa rin silang dalawa. Parang na-amaze lang ako kung paano nila winowork yung relationship nila. Diba? Nung bata tayo, hindi natin alam, ganyan. Pero may mga kwento rin sa atin yung parents natin na, ganito pa rin nangyari dati. Kasi, ano na tayo, ready na tayo pakinggan at ano na tayo. Syempre matanda na tayong para malaman yung mga ganong klaseng, ano. Pangyayari sa kanila noon. Yes, love is a choice daw. Ang daming relationship, pinaganon talaga yung ano. And realize ko din na ang ingin na ng dogoys, andyan na si Lo, ng dogoys, na dati, parang ang hirap for me minsan
hindi ko alam. Ito, experience ko lang, guys. So, parang dati, syempre, nagmahal naman ako. Ay, syempre, dami ko, ano, may mga taong dumaan sa life ko. Syempre, minahal ko sila. Pero, may nangyayari na parang, kunyari, may papagawa sila. Ito sa example lang. Kunyari, small thing lang na. Paglalaba mo yung isang tao, yung taong mahal mo. Parang, dati, parang, ayoko nga, yung ganun. Yung parang may pride ka pa rin. Yung parang, ano mo, parang hindi mo mabigay sa kanya yung simpleng bagay na yun na gusto lang niya paglaba. Pero minsan bakit hindi mo magawa? Ganun. So, parang ngayon, ala, bakit ako ganito? Dati parang di ako ganito eh. Yung ganyan, parang maiinis pa ako. Naiinis ako, well, naiinis pa rin ako minsan kasi tinatamad ako. Pero, alam mo, mas pipiliin ko na gawin siya para sa kanya. Yung ganon. Ayun yung na-feel ko. Ayun yung love na na-express ko ngayon sa partner ko. Na ayun. Pinag-usapan namin love. Nandun ka na. Pinag-usapan namin love. Kasi ngayon ko lang dito. Hindi ko lang. Hindi. Ilang beses man ako na in love. Pero may ganun. May ganung love talaga. Na kahit anong gusto niya. Like, yun niya. Kung ano yung gusto niya. Alam mo, gagawin mo na lang siya. And gagawin mo siya kasi gusto mo rin gawin para sa kanya. Iba kasi yung gagawin mo kasi sinabi niya lang. Gets? So, iba yung ganun. Kasi ganun yung love ko sa kanya. Yung... Oo. And for me, yung ibang love na na-feel ko ngayon. Ganun. Or na-experience ko. And actually, hindi lang siya sa partner ko na-apply. Para sa friends din. Kasi ako, minsan, ano talaga ako minsan eh, parang, wala, ano talaga ako. Minsan wala kang pake, ganun. Or, ano ba? Basta ano ko talaga eh. Ewan ko, wala akong kwentang tao. Ganun. Wala akong kwentang friend. Ganyan. Pero parang, ano. Parang ngayon, ganun. Yung gagawin ko to kasi gusto kong gawin. Ganyan. I think din nababawasan yung pagkaklingi mo. Hindi nababawasan yun sa isang tao. Kayo ba, kapag nababawasan yung pagkaklingi nyo kasi ibang person na yung love nyo. Hindi naman guys, nakakatawa kasi yung iba na, syempre, meron kang past. So, ganito, syempre, alam ng iba, kunyari, mga friends mo, or may mga, syempre, kayo, alam nyo kung anong klase kong person dati. Tapos ngayon, parang hindi nyo masyado nakikita. Like, hindi naman ibig sabihin hindi nyo nakikita eh hindi na ako ganun. Diba? So, parang ngayon mas okay or mas gusto namin na sa amin dalawa lang yung mga ganong ano, mga ganong, sa amin dalawa na lang yung mga ganong klaseng ano, na-experience namin sa isa't isa. And kung mapakita naman namin, diba? Di, thank you, ganun, diba? Thank you na lang. Hindi naman parang kailangan ipapakita lahat ng kung anong ginagawa.